Mga kapdarning, yun po yung traditional na pamamaraan sa pagtatanim, yung kinagisnan. Pero nakapagbibigay talaga ng panandali ang pagpataba ng tanim, pero isang bisis lang yan. Ang advantage yan, mabilis siya magbigay ng fertilizer yung abo, parang abo. Pero hindi yung abo na as in acidic na. Yung mga dahon lang na nasunog na ganyan, yan, isang bagay yan na nagkakapagbigay ng pagpataba sa tanim. Pero may disadvantage dyan. Kasi yung lupa niyan, sa susunod na pagtanim, mahina ng taba niyan. Unlike sa pinapabulok lang yung mga ganyan, mga dahon, yun pang matagalan tuloy ang taba ng lupa. Kasi magkakaroon ng pagkain yung bulate, pagka hindi sisunogin yung mga damo. So, habang may lupa, may bulate ang lupa, malambot ang lupa. Kaya mas mataba ang lupa kung hindi susunogin. So yun ang advantage sa sinusunog na karon ng mabilis ang pagpataba ng tanim. Tulad nito, sinunog ito. Yung tanim dyan, maganda yung tubo. Pero pag tinaniman ulit yan sa susunod, hindi na pareho yan. Kasi wala na yung pinagsunogan na ano yan, yung trena. So ang tendency na lupa magiging matigas. So ang kasunod dyan natutubo, pugon. So ang mas maganda kung ano talaga ganito, yung ilalim nito dapat mga nabubulok na, so kagaya nito damo. Ayan, itong mga ito mabubulok yan, tapos yun ang pagkain na ng bulate. At the same time, pagkain din ng halaman. At nagtutulong yung bulate at saka yung mga ganito, mga organic, yung tawag na natural farming. Yung pinapatabaan lupa para bahala na lupa magpataba sa tanim. Pero yung mga ganito, mga traditional, pinapatabaan tanim, pinapapayat naman ang lupa. Iyon ang kanyang pagkakaiba. So, sana may nagustuhan kayo mga kaparming. May nakuha kayong idea. Salamat!